Yun! Good morning, good morning, good morning, good morning! Yan, panibagong araw, panibagong vlog, panibagong tutorial lang ang ating gagawin ngayong araw. Yan. Tutorial gawa ng may request ang ating isang kabady na si Buddy Yamson Jr. na baka pa pwede i-vlog ko ang ginagawa sa loob ng MIP. Yan. Ito na, Buddy, yung request mo. Sana matapad mo yung pangarap mo na maging trailer driver at minsan magkasalamuha tayo dito sa pier. Masarap dito sa pier, kaya sana matupad mo yung pangarap mo. Ayan, okay. Binabati ko nga muna pala ang lahat ng ating kabadid, mga kagulong natin dyan, na maligayang Pasko sa ating lahat. Lalong-lalo na sa buo-buo ng group ng ADHP, TDHP, saka TDSP. Ayan, binabati ko po kayo na maligayang Pasko. Ayan. Ito ay tutorial lang sa gagawin ko ngayon para mapagbigyan ko yung request ng isang ating kabady na sana may matutunan kahit papano sa gagawin kong tutorial or vlog sa tuturo ko. Ayan. Alam ko marami nang nakaka-relate na ito, pero ito tutorial lang, mga kabady, sa batay sa aking nalalaman. Experience sa pagmamaneho na rin sa loob ng pier. Okay, nagsimula na tayo! Chelvic Channel. Shoutoutin ko muna uli ang ating kapwa kabady na bumubuo ng ADHP at TDHP saka TDSP. Shoutout sa inyo, mga kabady. Ito tutorial lang dahil ito request ng ating kabady. Kaya mag-comment na lang kayo kung may kulang or may mali ako sinabi. Okay, ito request lang ng ating kapwa kabady. Okay, meron akong hawak dito. Siyempre, pagka tayo ang tutorial ko, pagka tayo magpapatong sa loob ng MIP. Halos magkamukha lang din yan sa pagbababa ng export at sa pagpapatong ng import. Mayroon akong hawak na gate pass. Yan. Location. Yan. Kaya tuturo ko. Yan. Tutorial ko. Yan. At saka, gumawa ako ng map sa MIP. Yan. Yan. Okay, magsimula tayo! Yan, pagka tayo magpapatong sa MIP, ang siyempre, ang una nating hahanapin, itong gate pass. Ito yung tinatawag nilang gate pass. Yan. Pag hawak na natin itong gate pass, lagi natin titingnan kung meron ba siyang DEA. Ito yung DEA, X-ray, or timbang. Yung underguard na yan, wala na yan kasi dati sinusurrender yung gate pass, ngayon hindi na. Pagka tayo madalas nagkakamali tayo, lagi nating nakakalimutan yung timbang. Pagka yan ay naka-yes, bago tayo magpapatong ng container na ipapatong natin, ayan, lagi muna tayo magpapatimbang sa loob bago tayo magpapatong ng container. Ayan. Pagka may X-ray, dadaan din tayo ng X-ray yan, or DEA. DEA, sasabihin naman sa inyo ng processor yan na may DEA. At kinabukasan pa tayo magpapadeya kasi alas 10 pa ng umaga ang simulaan yan. Pero pagka X-ray, magdamag ang X-ray dyan. Okay? Pag naman tayo ay nakapasok na sa boot, at lagi natin ang una natin pipindutin is yung number sign. May nakasulat doon, number sign. Ikiklik lang natin yung number sign na yun. Tapos itong hintuturo sa kaliwa, i-scan lang natin. Nakalagay doon, scan daliri. I-scan lang natin. Pagkatapos nun, yan, sasabihin niya, scan your gate pass. Ang ginagawa ko dyan, yung gate pass number, yan, gate pass number, sineselect ko yan, pinipindot ko yan, yung 14002244725. Pagkatapos niyan, yung 7 digit na number. Yan. Tapos sasabi, babasahin niyo uli, pag sinabing kung okay na, press, pipindutin ng 1. Pagka may kulang pa, may idadagdag, pipindutin yung number 3. Okay, pagka nag-error naman, isusulat niyo ngayon yung gate pass number, container number. Ito, ayan o, yung gate pass number. Ayan, susulat nyo, ito yung gate pass number. Tapos yung container number, susulat nyo rin yan. Saka yung tracking, plate number.
sa license and saka name ng driver. Para kung mag-error, susulat niyo, pasusulat sa inyo yan para mabasa ng nasa loob na gumagawa ng location, mabigyan kayo ng location. Okay? Yan, ito yung tinatawag na location. Yan, dito yung makikita kung saan kayo pupunta at kung saan nakapwesto yung container na inyong ipapatong. Yan. Pagka umangat na yung boot at na-select nyo na yung mga container number at gate pass number, lalabas na yung location nyo nito. Yan. Lagi nyo yung titingnan kung naka-plate number sa inyo yung inyong location para sureball tayo na yun talaga ang location nyo. Okay? Yan. Ito yung ginawa kong map para lang maintindihan natin mga kapwa kabady. Ito naman, pagka nag-seminar naman kayo, ituturo naman sa inyo ito eh. Bawat gagawin nyo sa loob, yung pipindutin nyo at saka kung saan kayo pupunta. Ituturo naman ito pag kayo kumuha ng ID or nag-seminar kayo sa loob ng MIP or kahit sa South, kahit sa Northport, ituturo sa inyo ang bawat gagawin dun. Kaya pag kayo nag-seminar. Ayan, ito, ituturo ko na uli pagka limbawa may location na tayo kung saan tayo pupunta sa location natin. Okay. Pagpasok mo sa MIP, ang MIP ay bumubuo ng alphabetical location. Ayan, no? Ayan, kung nakikita nyo. Tapos, ang alphabetical location, meron silang A, B, C, hanggang J. Yan, yung kauna-unahan B. Ayan, hanggang J yan. Bukod yung nasa dulo, yung L hanggang P. Okay. Sa may bungad, makikita nyo, meron silang, sa may A, meron silang puro A yan. Sa A, meron silang 0A, 01A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, saka 9A. Bumubuo sila ng 9 bay area. Bawat A. Kaya bumubuo sila ng siyam. Yung 3, 2, 1, kadalasan ang binababa lang dito puro export. Ang puro import, no, kaya pagka yung ipapatong nyo, kadalasan nasa 4 to 9 yan. Ayan eh, 4 to 9. Ayan. Tapos, yung mga, pagkalimbawa, ang location nyo eh, nasa 4A, meron yan nakasulat sa flooring 1 to 17. Yan, doon kayo tatapat. Halimbawa, okay, eto na, yung tuturo ko na, halimbawa sa inyo yung location natin. Ayan. Ang location natin is 4D. Ayan. 4D ha, 4D. Ayan o, ayan o, kung nakikita nyo. 4D 15. Ayan o, 4D 15. Pupunta tayo sa number 4. Ayan o, sunod. Diba A yan, susunod B, saka C and D. Ayan, ito yung 4D. Ayan o, 4D. Diyan tayo pupunta, tapos tatapat tayo sa number 15. May nakasulat dyan sa flooring, number 15. Ayan o. Ayan ko, number 15. Kaya yung bawat, kung madali lang puntahan mga kabady, bawat area, pag nandito kayo sa D, syempre, ang unang papasukin natin, pagka nakita nyo yung D, susunod C, susunod B, susunod A. Makikita nyo, sunod-sunod yan. Tapos, bawat bay area na yan, binubuo ng siyam yan na bay area. Halimbawa, yung sa D, binubuo ng bay area na siyam yan. Ayan. Tapos, yung nakikita nyo yung 00 na yan, 0A, 0B, puro empty ang binababa yan, yung dulong-dulo. Saka dito sa central. Tapos sa central, yung daanan talaga, dito nyo makikita yung weighing scale. Ayan, yung weighing scale. Ayan, yung weighing scale. Tapos sa dulo naman, yung L hanggang P, 1 to 6 naman ang binubuo ng haba niyan. Hindi katulad sa may A to J, 1 to 17, sa dulo, sa LMP, 1 to 60, mahaba siya. Madali, ganun din siya. Tatapat lang kayo sa number na nakasulat sa inyong location, sa location nyo. Ano, andun ang pangarga nyo, makikita nyo na yan. At hindi kayo maliligaw. At
yung RTG, hihintuhan kayo at pirmes kakargaan kayo pagka nasa tamang location kayo. Okay? Yon. Ulitin ko mga kabady ha. Pag pumasok tayo ng chassis at yung gate pass natin may timbang, kailangan muna tayo magpatimbang dito sa may central. May makikita kayong timbangan dyan. Magpapatimbang muna kayo bago kayo pumunta sa location na nakasulat sa inyo. Okay, lagi nyo tatandaan yan. Kasi dyan maraming laging nagkakamali. Laging nakakalimutan nila magpatimbang, diretso ka agad sa location, papatong ka agad. Pag naipatong sa inyo yan at hindi kayo nagpatimbang, automatically bayad kayo dyan. Hindi sagot na may-ari yan dahil kayo ang nagkamali dyan. Kaya lagi nyo titingnan yung gate pass at lagi nyo tatandaan, magpapatimbang kayo rito sa weighing scale na sa central yan. Okay? Yung pinakita ko nga pala sa inyo, kaya na, yun na yung 4D number 15, one number lang yan kasi di 20 lang yung ipapatong natin. Pag halimbawa naman ay di 40 ang ipapatong natin, 2 digit ang nakasulat dyan. Halimbawa 6 and 7, 9 and 8, ganoon ang nakasulat dyan. Pagka di 20 lang, halimbawa 2, pwede rin 4, yun lang nakasulat. Okay? Napakadali lang puntaan nito mga kabady pagka sa MIP, napakaluwag din sa MIP. Kailangan nga lang lagi tayo naka full battle gear, naka helmet, naka vest at naka sapatos. Okay, sa dulong-dulo nga pala nito, yung daan dito sa A, makikita nyo dyan yung papuntang Estrellan saka yung papuntang Dayahan. Ayan, dyan. Tapos dito sa may pinasukan nyo rito sa may and sa may pasukan dito makikita nyo yung labasan yan dito sa East Gate. Hindi ko na sinulat, ang sinulat ko na lang yung papunta sa location. Okay, ang ulitin ko, bawat location, bawat alphabetical location may nakasulat na number dyan na 1 to 9, yun lang ang pupuntahan nyo. Halimbawa B hanggang 9 yan, C hanggang 9 din yan, nakasulat sa location nyo yan. Okay, dito naman sa LMP madali lang kasi 1 to 6 lang siya. Tapos mahaba lang yung bay area niya to 1 to 60. Tapos hanggang P. Tapos yung central niya andito rin. May, ang central niya mayroon din sa gilid na yan, may sulian din yan ng MT. Diyan ang babaan ng MT. Okay. Yun, hanggang dito lang buddy at sana may natutunan ka sa tutorial ko sa iyo. Madali lang buddy yan at paikot-ikot lang naman yan. Pagpasok mo naman dyan, may makikita ka na location na nakasulat sa may bato. Yun, dire-diretso lang yun. Halimbawa, H, I, J, sunod-sunod lang siya. Kaya yung J, 1 to 9 lang yan. Susundin mo lang yun. Hindi ka maliligaw. Okay. Maraming salamat at hanggang sa uli, nasamahan nyo ako at sana lagi nyong suportahan ang aking YouTube channel. Ayan. At maraming salamat at pinagbigyan ko lang ang ating kabady na si Buddy Yamson Jr. Yan, buddy, ito na yung request ko. Maraming salamat at lagi ka nakasuporta sa akin. And I love you all. Bye-bye.